Magandang araw po sa atin lahat mga bay. Welcome ulit sa akin channel by Nudge Works. So may trouble naman po tayo ngayong aayusin. So yung bulb cover po natin, tinanggal ko na po dito. So yung problema po na hanapin natin ngayon mga bay, makikita po ninyo, dapat yung langis natin is kulay dilaw or kulay itim. So nangyari po, parang gatas po yung langis natin. Makikita nyo po yung mga gear, parang gatas po nangyari ng ating langis. So ano po ang naging problema nito? So ito po yung hahanapin natin. Gawa ng, pag napansin nyo po sa sasakyan ninyo mga bay, yung langis natin ay naging kulay gatas. Ang nangyari po nyan, humalo po yung ating tubig. So yung langis po natin, may halo po yung tubig. So malaking bagay po to na dapat nyo malaman. Hahanapin po natin kung ano naging problema. So ituturo ko po sa inyo ano ang dahilan kung bakit humalo yung tubig natin dito sa ating langis. Itong makina na ginagawa natin ay diesel po ito, 4HF1 engine. So mayroon po siyang injection pump. Yan po, diesel po ito. So yung babaklasin po natin ngayon mga bay, makikita po natin dito. So makikita po natin dito mga bay, may makikita po tayong injection pump. Tapos itong nasa gilid ng injection pump, itong natabunan niya, ito po yung tinatawag natin na oil cooler. So yung oil cooler po natin, yung nasa gitna po niyan, doon po pinalalamig yung langis. At saka yung gilid na butas naman, yun naman yung daanan ng tubig. So pag nagka-problema po yan dyan, yun po ang naging dahilan bakit humalo yung ating tubig doon sa langis. So babaklasin po natin para ipakita ko po sa inyo bakit humalo si tubig. This time mga bay, nabaklas na natin yung ating oil cooler. So ito po yung oil cooler na sinasabi ko kanina. So pag binaliktad po natin to, makikita natin ito po yung nasa loob. So itong part na to mga bay, itong part na to, yung open na to, dito po dumadaan ang tubig. Pagkatapos itong part naman to mga bay, at saka itong oblong na to, dito naman si langis dumadaloy. So nasa gitna siya ng tubig. So dito ang tubig, dito naman si langis. So pag nagka-problema po to dito, either ang mga o-ring or nagka-problema or nabasag po tong ating oil cooler, so maghahalo po talaga si tubig at saka si langis. Gawa ng si tubig makakapasok doon sa loob ng ating oil cooler. So pag babaklasin po natin mga bay para makita po natin kung ano talaga ang naging problema. Takpan ko muna natin. So may takpan mo muna kuya. May tornilyo po to dito, tsaka dito sa kabila may tornilyo rin para matanggal natin yung ating oil cooler. Pag natanggal na natin yung ating tornilyo, hiwalay na ngayon si oil cooler. So ito po yung o-ring, dito langis po yung dumadaan dito mga bay, yung butas na to. So ito lang o-ring ang pumipigil para hindi po tumagos yung tubig. Gawa ng tubig po yung dumadaan dito paikot. So ito po yung pinaka o-ring natin na pumipigil para hindi makapasok yung ating tubig. So sa nakita ko, maganda pa yung ating o-ring. So hindi po dito ang problema. Hanapin ko po ngayon kung saan siya humalo. Bakit po kaya humalo yung tubig natin sa langis? Dito po sa ating oil cooler, ang nakita ko pong problema ng mga bay, bakit po humalo yung tubig natin doon sa ating langis. So makikita nyo po yung butas dito. Ito mga bay, dito po ayos po yung butas. Samantala po dito sa kabila,
in tumagos po yung tornilyo. So dapat po hindi tumagos yung tornilyo diyan, gawa ng may lear po to. Nakalir-lear po tong ating oil cooler. Pag tumagos yung tornilyo, nakabitan siguro to ng mahabang tornilyo kaya tumagos, nabutas ngayon si oil cooler. So dapat po na hindi tumagos yung ating tornilyo. Dapat ang ikinabit natin dito yung nasa tama lang po ang sukat. Tingnan nyo po sa kabila, wala pong butas, samantala dito tagos po si tornilyo. So makikita po natin dito sa layer, doon sa ilalim po, ayan o, makikita natin medyo lumusot yung ating oil cooler, yung layer ng ating oil cooler. So ang nangyari, gawa ng dito lang ang may o-ring. So yung tubig natin pumasok dito ngayon sa ating oil cooler. So iyon ang naging dahilan, pagpasok niya dito sa ating oil cooler ang tubig, iikot sa makina, magsisirkulit. So ang mangyayari po mga bay, maghahalo sila ngayon. So ang gagawin po natin ngayon, gawa ng na-damage yung ating oil cooler, magpapalit na po tayo ng buo. Ito po, buo na po ito papalitan natin. So either maghahanap tayo ng brand new or maghahanap po tayo ng surplus. Then ikakabit po natin mga bay doon sa ating makina, i-change oil po natin, tanggalin natin lahat ng tubig na pumasok doon sa ating engine. Then after, pag naikabit na natin si oil cooler, ititesting po natin kung mawawala na ba yung paghahalo ng tubig at langis. So dito po sa ating oil pan mga bay, sa ating drain plug, ito po yung ating oil pan, nandito po yung drain plug, makikita po natin yung kumutulo, kulay gatas po. So tubig po talaga yan. So kailangan po talaga natin na i-drain lahat ng langis para mapalitan po natin ang bago. Hahanginan po natin, matanggal po lahat ng tubig sa loob para hindi po masayang yung langis na ating ipapalit. So kailangan na talaga natin na i-drain, tapos mag-change oil na po tayo. Okay mga bay, naikabit na po natin yung oil cooler. So pasensya na po tayo mga bay, hindi ko na po naipakita paano natin ikabit gawa ng nagmamadali yung ating customer. So ang importante po, napalitan na natin siya ng bagong oil cooler. Then dito po sa taas, naikabit ko na rin yung ating valve cover, natanggal na natin yung langis doon sa loob. So ang gagawin na lang po natin dito ngayon, tatanggalin natin yung ating oil filter, papalitan rin natin mga bay, gawa ng pumasok rin yung tubig dito. Then after natin maikabit yung ating oil filter tsaka yung ating valve cover, lalagyan na po natin siya ng langis tsaka paandarin po natin ulit para makita po natin kung hindi na ba maghalo yung tubig natin doon sa ating langis. So nalagyan ko na rin po siya ng langis. Lahat po ng tubig na humalo doon sa ating makina ay dinirin po namin tsaka hinanginan para matanggal po talaga. So this time po, itatry na natin siya ngayon paandarin. Tapos iti-check natin ulit kung hindi na ba humalo yung tubig doon sa ating langis. Tsaka dito sa ating radiator, titignan rin natin. Nalinis ko na rin po to, gawa ng may langis din na humalo dito. So paandarin po natin mga bay para matingnan po natin. Makikita natin mga bay, maandar na yung ating makina. So patagal-tagalin muna natin, kahit mga 10 minutes na pag-andar. Saka iti-check natin ang langis kung mayroon pa ba siyang tubig na humahalo. Ayan po, maandar na po yung makina natin. Hayaan lang po muna natin siya para mag-circulate yung langis natin saka yung ating tubig mag-circulate rin. So pag yung ating radiator mamaya, pag tingin natin na mayroon pa siyang langis, so i-drain lang po natin siya ulit. Then after, nalagyan natin ng panibagong tubig, gawa ng makakasira po yung sa ating radiator. So yung ginagawa po natin ng makina mga bay, Isuzu po ito, 4HF1 engine, overhead cam po. Patay niya pa yung gihin.
So nasa mga more than 10 minutes na po yung pag-under natin. So i-check po natin ulit ngayon kung mayroon pa bang tubig na humalo dun sa ating makina. So dito po sa kanyang takip, makikita po natin. So dito po sa loob ng ating makina mga bay, medyo po siya madilim, pero makikita po natin sa ilalim. Kung bago po natin pinalitan to ng langis, medyo madilim po siya, pero makikita po natin na kulay dilaw na yung langis. Gawa ng yung bago nating langis ay parang kulay yellowish. Ngunit nung bago natin siya binaklas, talagang makikita po natin puting-puti po yan dyan. Gawa ng marami po yung tubig na humalo sa ating makina. Pero ngayon po sa makita natin, yan po, medyo may pagka-yellowish na po yung ating langis. So ibig sabihin po, hindi na humalo yung tubig doon sa ating langis. Tsaka dito sa ating radiator po mga bay, gawa ng bagong under to, medyo may pressure pa po to, so kailangan po natin na dahan-dahanin pagbukas. Wala na pala. So makikita po rin natin dito sa ating radiator, so malinis rin po yung ating radiator, wala rin pong langis na nakahalo. So ibig sabihin po, nasolve po natin yung troubleshoot na ating hinahanap. So bago pala natin tapusin tong video mga bay, pa-subscribe na lang po, ipindot yung ating notification bell para maging updated po tayo sa sunod ko pang mga videos. So ito lang po muna ngayon ang maibibigay kong mga tips sa tutorial mga bay. Abangan nyo po yung mga next video ko para marami pa po tayong matutunan at makukuha ng mga diskarte. So maraming salamat po.